For today's video, ang pag-uusapan natin ay ang TP-Link Archer C64, isang Wi-Fi router na pwedeng maging sagot sa tanong nating lahat. Paano pabilisin ang Wi-Fi ko? Paano nga ba? Just keep watching this video and ibibigay ko sa inyo ang sagot sa tanong ninyo. So, let's start this review. Una sa lahat, syempre tignan natin ang unboxing experience. Ano-ano nga ba ang makukuha natin kapag bumili tayo ng TP-Link Archer C64? Yung box, covered siya ng thin plastic na medyo mahirap tanggalin kung gamit lang ang kamay, pero kung meron kayong gunting, mas madali siyang tanggalin. Pagbukas natin ng box, meron tayong makikita ang karton. Yung karton, mukha siyang karton ng itlog. Common to sa mga TP-Link devices. May kita nyo, medyo mahirap siya buksan. Kailangan ko paggamitin yung kanang kamay ko para talaga mahatak siya. So, sobrang fit niya doon sa box niya. Ngayon, ito yung mismong router. Tapos meron din tayong power adapter. Siguro yung mga guide cable is nasa ilalim ng router. First is yung power adapter. Kung titignan natin yung itsura niya, hindi naman ganun kalayo compared sa mga power adapter na nakukuha natin sa ibang TP-Link devices. Then kapag papansinin naman natin yung cable, medyo mahaba siya, which is actually good, especially kapag yung router nyo malayo sa power outlet. So kapag mahaba yung cable ng power adapter nyo, hindi na kayo mag-worry na kakapusin yung cable. Yung output ng power adapter is 12 volts, 1 ampere. So, hindi siya ganun kataas. Di kayo magwo-worry na tong router na to is malakas yung konsumo ng kuryente, which is good. Siyempre, hindi mawawala yung quick installation guide natin na sobrang nipis lang, meaning madali lang din i-setup tong router na to. Pag binuksan natin, meron lang siyang front page and back page, which is sobrang dali lang naman basahin and aralin. Meron din tayong Ethernet cable or yung tinatawag nating LAN cable. So, kasama na siya. Pag tinignan natin yung length, dito lang medyo di siya ganun kahaba. So, kapag malayo yung router nyo doon sa mismong internet modem nyo or ONU, baka kapusin kayo. Mapapansin natin yung libreng cable is Cat 5e na siya, which is good enough naman na, pero mas maganda sana kung Cat 6 na siya. Ito na yung mismong router. Nakabalot siya ng plastic. Siguro to protect sa gasgas. And makikita natin color black siya. Meron siyang apat na antena. So medyo yung itsura niya is may pagkagagamba. Ayan, makikita natin yung antena rin is narorotate natin 180 degrees. Lahat ng antena narorotate natin 180 degrees, which is good para kung paano nyo gusto i-orient yung router is magagawa nyo, given na flexible yung orientation din ng antena. And makikita rin natin merong pagka-design yung sa ibabaw ng TP-Link, so may pagka-texture siya na lubak-lubak. Sobrang ganda rin siya, no, aesthetic, parang accent ng router. Then sa harapan, makikita natin meron tayong 5 LEDs. Dito makikita natin meron siyang LED for power, Wi-Fi, internet, LAN, and so on. So sa likod naman, makikita rin natin meron tayong 5 ports. No, yung mga ethernet ports natin, isang LAN port syempre. Then meron tayong 4 na LAN port. Syempre meron din tayong power port. Then meron tayong reset button. Ang gusto ko lang talagang sabihin dito sa router na to is itong mga ports na to, gigabit port na yan. Meaning, 1 gig na yung maximum capacity na kaya nilang i-handle compared doon sa mga medyo lumang router or mga mumurahing router, which is 100 Mbps lang. Sobrang laki nung jump kasi times 10. Napaka goods na meron kang gigabit port. Sa ilalim naman nung router, makikita natin nandoon yung mga default SSID, default password. Ayan, makikita natin, talagang pwedeng i-orient kahit paano pang gusto nyo yung antenna ng router na to, which is very good, no? Ito mukha naman siyang corona. Itong router na to is meron din siyang dalawang butas sa ilalim na pwede nyong gamitin if gusto nyong i-wall mount yung router. So kapag nag-wall mount tayo, nakakapag-save tayo ng space sa mga ibabaw ng lamesa natin. So goods din na meron tayong ganitong choice.
Ngayon naman, pag-usapan natin yung features and specifications ng TP-Link Archer C64. Una sa lahat, itong router na to is dual band na siya, meaning meron siyang 2.4 GHz frequency and meron din siyang 5 GHz frequency. Maganda na dual band yung router natin kasi hindi lahat ng devices is supported yung 5 GHz. So if naka-dual band tayo, sure tayo mapaluma man o bago yung device natin is makakakonect sa Wi-Fi natin. Given na dual band yung router natin, isa sa magandang feature ng router na ito is meron siyang tinatawag na Smart Connect. Ibig sabihin yung router is may capability to decide kung ano nga ba yung best frequency na gamitin depende sa situation or location ng user. So, most likely, if malayo ka doon sa router, 2.4 GHz yung gagamitin niya for wider coverage. Kung malapit ka naman, 5 GHz for better speed. So, sobrang hassle-free kapag may ganitong capability yung router kasi hindi mo na kailangan maglipat-lipat ng connection manually. So, si router nang bahala automatically. Next feature naman na gusto kong i-highlight is yung beamforming. So, ano nga ba yung beamforming? Yung beamforming is isa siyang technology kung saan nagkakaroon tayo ng wider coverage sa router natin. So, paano siya nag-work? Nag-work siya by detecting muna yung location ng users before mag-decide si router kung saan niya ibabato yung Wi-Fi. Sa ganitong paraan, mas natututok niya yung Wi-Fi papunta sa direksyon ng user. Sa madaling salita, yung router natin hindi siya bato ng bato kung saan-saan, but rather nag-decide siya intelligently, which is very good and efficient. Next naman is in terms of security features. So, itong router na to is capable na siya ng WPA3, which is the latest Wi-Fi security standard na available sa market. So, most ng mga routers na nakikita natin only capable of WPA2. So, yung pagkakaroon ng WPA3 is very good, especially kapag yung mga importante natin transactions like online banking is ginagawa natin sa bahay. Siyempre, isa rin sa pinaka-highlight na feature ng router na to is lahat ng internet ports niya is gigabit na. So, meaning yung maximum capacity na kayang i-handle per port ng router is 1 gig na. So, siguro iniisip nyo, di naman ganun kabilis yung internet ko, bakit kailangan ko nito? Kasi meron tayong tinatawag na loss, o yung pagkahina ng signal natin due to natural factors. So, kung iisipin, yung maximum capacity na natin is 1 gig, so kapag bumaba siya, manageable pa rin. Paano kapag mababa na yung maximum capacity natin in the first place? Tapos bumaba pa lalo, so wala na. So kung ang gusto ko lang sabihin dito is kung meron kayong choice para magkaroon ng gigabit port, so go for it na. Sa pang feature na pang hassle free ng router na to is yung tinatawag nating cloud service. So ano mga ba ibig sabihin nun? So kung yung router natin is meron siyang cloud service, is meron na siyang kakayanan to actually scan kung meron niya bang available update sa internet. So, si TP-Link kasi continuously yan nag-i-improve ng software nila. So, kung meron kang ganitong capability, is hindi ka na makakasel na mag-scan pa manually then install manually. So, automatically na siyang gagawin. Ang ibig sabihin lang nun, meron kang easier access sa mga improvements na i-deploy ni TP-Link, which is very good. Sobrang dami pang features ng TP-Link Archer C64 na kung talaga pag-uusapan natin isa-isa, baka abutin tayo hanggang bukas. Nandiyan yung mga features like parental control, firewalls, quality of service, at sobrang dami pa. First is isaksak natin yung power jack. Next, isaksak natin yung isang end ng Ethernet cable sa one port. Isaksak natin yung other end sa tinatawag natin PLDT router, modem, or ONU. Isaksak na natin yung power adapter sa outlet. Ngayon, antayin naman natin mag-power on. Dapat makakita tayo ng apat na LEDs na bukas. Ngayon, nasaksak na natin yung mga kinakailangan nating cable for the router. I-set up naman natin siya. So, actually, meron kang two ways na pwedeng gawin to. Isa is yung gamit ng phone na magda-download ka ng Tether app. Then, kukunik ka rin sa Wi-Fi, then masiset up mo na siya. For this one, gagamit tayo ng computer. So, the first thing na kailangan natin gawin is to connect sa Wi-Fi na binobroadcast ng router. So, for this one, meron yung dalawang binobroadcast, which is TP-Link underscore something. Usually, yun yung SSID. Kapag meron kayong 5G, meron yung underscore 5G. For this one, ang gagamitin natin is yung 5G, pero pwede nyo rin naman gamitin yung hindi 5G. So, kukonnect lang kayo, mag-i-input kayo ng password. For this one, hindi nyo na makikita na in-input ko yung password kasi in-input ko na siya before. So, yung password makikita nyo siya sa ilalim ng router. Nandoon din yung magiging SSID by default ng router, doon nyo makikita. Next naman is kailangan natin ng browser. For this one, Google Chrome. Then, kailangan nyo kumonnect sa default gateway or yung IP ng router, which is 192.168.0.1. Ito yung usually IP.
Then makakakita kayo ng ganitong menu. The first thing na papakuha niya sa iyo is yung password ng admin user. So dito pwede kahit anong password ilagay niyo basta tatandaan niyo. So meron rin niya certain parameters na kailangan niyo masunod bago tanggapin ni router yung password. So syempre kasi kailangan sobrang secure din ng password niyo para hindi ma-easy access yung router. Then maglo-load yan. First thing na hingin niya time zone. So syempre piliin niyo lang yung time zone according to your location. So for me, malapit ako sa Singapore. Then connection type, kapag hindi niyo alam, auto detect lang, 'di ba? Do dynamic IP 'yung nakita niya. So next, then dynamic IP router MAC address. Ito hindi niyo na kailangan galawin, hindi niyo na rin kailangan isipin ko ano 'to. Just click next. Next naman is titignan niya 'yung wireless settings mo. So makikita na natin dito 'yung smart connect. Pwede niyo siya i-enable. Kapag na-enable niyo siya, isa na lang 'yung hihingin niya sa inyo SSID and password kasi siya na 'yung bahala mamili kung 2.4 GHz or 5 GHz 'yung ibibigay niya sa user. Kung ayaw niyo naman, pwede silang maghiwalay ng SSID. Dalawa yung wifi na makikita nyo. For this one, smart connect yung gamitin natin. Yung SSID, wag na natin palitan or palitan natin, TP-Link na lang. Password, kahit ano. Kunyari, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang ilalagay ko. Then, next. Makikita nyo ayaw niya. So, dagdagan natin. Yan, i-apply na niya. Makikita natin, wireless settings have been changed. Please reconnect to the router. So, hanapin natin. Antayin natin mag-broadcast yung bagong pangalan. Ito na pala, TP-Link. Connect tayo dyan. Input natin yung bagong password na nilagay natin. And wag pala kayong malilito kung nabobroadcast pa rin yung wifi na luma. Naiwan lang yan sa mismong computer nyo. Pero wala na talaga yan. Ang bago nang binobroadcast niya is yung TP-Link. Ayan. Pag nakita nyo kumonect na, click nyo ulit next. Tapos itetest nyo yung internet connection. Kapag okay na, success! So makikita na natin yung time zone na bago na siya, internet connection type, dynamic IP. Then both 2.4 GHz and 5 GHz na wifi is naka-on. Then, gumagamit na tayo ng smart connect. So, si router na bahala go, mag-distinguish kung 2.4 GHz or 5 GHz yung ibibigay niya sa user. Then, click nyo lang next. Ito, TP-Link Cloud Service. So, dito kailangan nyo ng account para ma-setup nyo to. Pero, hindi naman kailangan i-setup nyo to agad-agad. Pwede nyo tong gawin after. Ilalagay nyo lang naman yung email, then password, then login. Yun lang naman. For this one, skip na muna natin. Then, after nun, okay na. Ngayon, tignan naman natin yung resulta na speed test ng TP-Link compared sa PLDT router. First is yung TP-Link na meron smart connect enabled. Next naman is yung PLDT router na gumagamit ng 2.4 GHz. Sunod naman is yung PLDT router na nagamit ng 5 GHz. Ngayon, tignan natin yung mga resulta na nakuha natin. Kapag i-compare natin yung TP-Link compared sa PLDT router na nagamit ng 2.4 GHz, medyo malayo yung resulta. So, doon, makikita talaga natin na malaki yung jump from using 2.4 GHz to 5 GHz. Then, kapag kinumpare naman natin yung TP-Link router sa PLDT router 5 GHz, hindi ganun kalayo yung resulta. Kasi nga, yung PLDT router is meron na rin siyang kakayanan gumamit ng 5 GHz, which is the same Wi-Fi standard na ginagamit rin naman yung TP-Link. Masasabi natin kung same lang naman yung Wi-Fi standard under ng TP-Link tsaka ng PLDT router na 5 GHz, most likely yung speeds na makukuha natin is almost the same din. Ngayon, balikan natin yung tanong natin kanina. Paano nga ba pabilisin ang Wi-Fi ko? Ang sagot dyan ay depende. Kung naka 2.4 GHz kayo ngayon, may chance na bumilis yung Wi-Fi nyo kung gagamit kayo ng 5 GHz. Pero kung naka 5 GHz naman kayo, kailangan nyo tignan kung naka Wi-Fi 5 or Wi-Fi 6 yung ginagamit ng router. Kung naka Wi-Fi 5 lang kayo, pwede kayo mag-upgrade to Wi-Fi 6 to further increase yung speed ng Wi-Fi. Pero, lahat yan ay depende kung ano yung internet plan nyo. Kung mababa talaga yung internet plan nyo in the first place, hindi nyo rin ganun mararamdaman yung benefits ng pag-upgrade ng router. In short, ang pinaka-importante pa rin na i-check natin is yung speed ng internet plan natin. Kung yung internet speed or yung internet plan natin is matulin naman and maayos naman yung pinaprovide sa atin, tsaka tayo mag-decide kung kailangan ba talaga natin mag-upgrade ng router. Kung mag-upgrade kayo ng router and naghahanap kayo kung ano nga ba device, ang masasuggest ko is ito, yung TP-Link Archer C64. Bakit? Madami siyang features na pwede nating magamit sa araw-araw na paggamit natin ng internet. Nabibigyan tayo ng Wi-Fi flexibility, security, at yung price din niya is competitive din naman. Hindi siya pinakabura and hindi rin naman siya pinakamahal. Nasa gitna siya. Pero, masasabi ko sa inyo na worth it siya para sa mga features na makukuha ninyo. Take note nga lang, ang Archer C64 is Wi-Fi 5 lang. Kung naghahanap pa kayo ng mas mabilis sa Wi-Fi 5, go for a Wi-Fi 6 router.
So, ayun lang for this review. I hope may natutunan kayo regarding sa TP-Link Archer C64. If gusto nyo matry itong router na to, maglalagay ako ng link sa description below kung saan kayo pwedeng umorder. And please, like, comment, and subscribe for more videos like this. Thank you for watching. Kita-kiss sa next video.